dinamika, buti ang sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Happy Healing Morning, mga kapatid! Welcome po sa kinagigiliwang Healing Show ng Bansa, ang Healing Galing sa TV. Pasensya na po kayo, katatapos lang ng concert ko, no? Isang masayang pagbati po ang nais naming iparating sa mga June Brides ngayong buwan ng Hunyo. Congratulations and best wishes sa inyong mga bagong misis at mga mister. Nawa po ay humayo kayo at magpakarami. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang tradisyon ng pagiging June Bride ay maraming pinagmulang paniniwala noong unang panahon. Number one, ang June po ay nagmula sa pangalang Juno, ang Queen of All Gods sa Roman mythology. Si Juno po ang asawa ni Jupiter na hari ng mga deity. Siya po ay tumatayong protector of women at tinaguri ang goddess of marriage and childbirth. Sinasabing kapag ikinasal ka sa buwan ng Hunyo, mabibiyayaan ka ng maganda at masaganang buhay sa ilalim ng pangangalaga ni Juno. Isang nakakaaliw na dahilan naman ay ang tungkol po sa pagligo. May mga kwento na nagsasabing noong medieval times, may nagaganap po na annual bath o yung taunang pagligo ng mga tao tuwing buwan ng Mayo. Taunan tuwing buwan ng Mayo, parang once a year lang po yan. At kaya marami nagpapakasal ng Hunyo ay dahil mas mabango daw po at mas malinis na ang mga kababaihan by that time. At kaya nga raw may hawak na bouquet of flowers ang mga ikinakasal noon ay para daw po makabawas sa hindi magandang amoy ng katawan dahil parang bihira lang silang maligo noon. Samantala, ang iba naman po ay nagpapakasal sa buwan ng Hunyo para sa mga practical na dahilan. Noong unang panahon, ang petsa po ng kasal ay ibinabase sa panahon ng pag-ani. Kung magpapakasal ang babae sa buwan ng Hunyo at mabubuntis agad, tama lang daw po sa kanyang panganganak. Makakatulong na siya pagkatapos magkapanganak ay oras na ng anihan at makakatulong na siya sa pag-ani. Parang mabibinat yata ako noon. Sa mga bansa naman po, sa Northern Hemisphere o sa hilagang bahagi ng mundo na may apat na panahon gaya po ng Europa, North at Central America, ang buwan ng Hunyo po ang simula ng summer. Kaya mas magandang magpakasal. At mas mura na rin daw po ang mga bulaklak, no, sa panahong ito para sa mga nagtitipid, no. Gayon din, ito ang simula ng bakasyon mula sa eskwela sa kanilang lugar, kaya mas maraming panauhin ang maaring makadalo kung may ikakasal. Pero ano man po ang petsa ng inyong mapili, no, June bride man o hindi, mahalagang healthy at happy po ang bride to be para naman makabuo ng maraming baby. Kaya nga lamang, kung minsan, mga kapatid, may problemang pangkalusugan na nakakaapekto po sa ating pagiging babae. Gaya na lamang ng ating kapatid na si Helen Lyron. Si Helen Lyron po, 28 years old, no? Isang malaking bukol na gabuto ng bangkok na santol ang tumubo sa kanyang manay. Naku patay! Bagamat 6 na taon na po siyang kasal at meron ng 2 anak, problemang malaki ang kanya pong kinaharap sa kanyang hinaharap. Panoorin po natin ito.
Ako po si Helen M. Layron ng Tugos Buwak, Marinduque. Ako po ay 28 years old. May dalawang anak, isang 4 years old at isa pong 6 years old. Noong July 2015 po, habang ako po'y naliligo, ay nakapako po na may bukol. August po, nagpa-check po ako sa doktor. Sabi po ay pigsa na kumbaga po ay wala naman po siyang mata. Then yun po, sabi po, kailangan daw pong biakan para daw po magkaroon siya, lumabas po yung mga laman niya po sa loob. Tapos sabi po ng asawa ko, kung ganun, sa Manila na lang po. Then lumabas po kami ng Manila, dumaan po ako sa mga laboratory. Tapos po, yun, nakita po na may hernia daw po. Tapos nag-focus po yung doktor ko sa hernia, inopera po. Nung after po ng operation, hindi pa rin po natanggal yung bukol, nandun pa din po siya. Sabi po ng asawa ko, baka daw po namamaga lang siya. Tapos parang inintay po namin na mga 2 months. Tapos wala pa rin pong pagbabago, nandun pa rin po siya. April 2017 po, yun na po yung biglang laki na po at biglang lala na po nung bukol po. Mainit na rin po siya, mapula, saka masakit na po. Sabi po ng doktor, yun daw pong bukol na nakita nila sa akin ay Bartholin cyst daw po. Hindi po siya ordinaryong pigsa, kundi Bartholin cyst na nanigas po. Nagpa-check po ulit ako sa doktor, sinabi po na kailangan daw po ay operation. Yun na lang daw po yung pinakang solusyon na maibibigay nila sa akin kasi nga po, bigyan man daw po ako ng antibiotics, hindi rin daw po lalabas ko ano man po yung laman ng bukol. Sobrang mahirap po dahil hindi na po ako nakakatayo, hindi na po nakakaupo. Nakahiga na lang po ako. Yung mister ko na lang po yung kumikilos para sa aming lahat. Siya na po yung nag-aasikaso ng mga anak ko. Tapos ako din po ay kumbaga naging alagain na rin po niya yung pagpakain, ganun po. Siya na po lahat yung kumikilos. Kaya sobrang nahirapan po kami talaga na ako yung may sakit. Bumaba po yung blood pressure ko, nag 80-60 po ako, nangayayat din po. At saka nanghina po talaga yung katawan ko dahil sa hindi na po ako nakakatulog sa sakit po. Nung nalaman ko po na ganun po, yung na may sakit na nga po ako na ganun, Bartholin cyst, parang bigla po akong natakot kasi po, sabi ko, bakit ganun cyst? Kumbaga po naisip ko, la baka parang cancerous na to. Parang ganun po yung pumasok po sa isip ko. Ang Bartholin cyst o Bartholinitis ay isa pong kondisyon ng Bartholin glands na matatagpuan po sa ilalim ng balat ng genital area ng babae. Ang Bartholin glands po ay responsable sa paglulubricate ng vulva, lalo na sa panahon na nagtatalik po ang mag-asawa. Ang fluid mula po sa Bartholin glands ay lumalabas sa 2 maliliit na tube malapit po sa bukana ng vajayjay na tinatawag na Bartholin ducts. Kapag nabarahan po ang ducts at naiipon po ang fluid sa loob at nagiging cyst, no? Maari po itong lumaki mula sa size ng isang green pea at maaring lumaki hanggang kasinlaki ng holen o higit pa. Kapag na-infection po ang cyst, ito po ay nagiging abscess. At ayon po sa statistics, 2% ng mga kababaihan sa edad na 20 to 45 years old ang nagkakaroon po ng Bartholin cyst. Karaniwan na pong maliliit ito at hindi kapansin-pansin, lalo't walang sakit na nararamdaman. Sinasabing ang mga sexually transmitted bacteria, gaya po ng chlamydia at gonorrhea, ang kadalasang nagdudulot ng impeksyon sa Bartholin cyst. Kaya ito po ay lumalala at nagiging abscess. Kapag nangyari po ito, higit na mas lumalaki ang bukol at nagiging masakit na para sa pasyente ang paglakad at kahit ang pag-upo. Samantala, wala pa pong naitatalang sanhi ng pagkakaroon ng Bartholin cyst. Sa Western medicine, nilulunasan po ito sa pamagitan ng surgery o kaya naman ay drainage o pagtanggal po ng naipong fluid sa loob ng bukol. Sa kaso ng ating kapatid na si Helen, healing galing oil, vaginal steaming at hydration po ang naging pangunahing paraan para umimpis ang kanyang bukol. Kung papano, abangan niyo po ang Healing Galing Way. Samantala, puntahan naman natin ang ating wellness chef. Ano bang inihahanda mong recipe ngayon? Hi, good chef morning! Chef Jeremy, happy healing morning! Happy healing morning, Doc! At happy healing morning sa ating mga kapatid dyan. At lalo na sa mga kapatid natin may problema, gaya ng kay Helen, alam nyo, huwag kayong mag-alala. Ang aking prescription para sa inyo ay isang napakasarap na healing sangkap, ang
Bamboo! Bamboo shoots o labong. Mura na, masustansya pa. Pampalakas ng immune system, cooling at hydrating at mayaman sa vitamins at minerals. Kaya ang recipe natin ay tatawagin kong Swamboo para kay Helen. Para ikaw ay maging Helen Galing. Ibig sabihin, labong. Labong, yes. Ay, hindi malabong, gumaling nga ang pasyente na. Ay, may entry din si Doc. Diba? Meron din pong anti-inflammatory properties ang labong. Kaya't bagay na bagay po ito sa mga kapatid natin. May problema kay Manay. Alamin niyo po yan. Abangan niyo po yan, mga kapatid. At ang iba pang healing galing tips sa mga kababaihan para laging hayahay si Manay. Sa pagbabalik po ng kinagigiliwang Healing Show sa Bansa, Healing Galing sa TV, Year 2. Kaya naman para po sa mga kababaihan, narito po ang ilang tips kung paanong mapapanatiling hayahay si Manay para happy ang buhay. Mga tanong ukol sa maselang bahagi ng katawan ng kababaihan, bibigyan payo ng paggaling ni Dr. E. Abangan sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV, Year 2, Season 8. Sa itsura ng mata, maari po nating malaman kung may karamdaman ang isang pasyente. May sakit ka nga ba? Tingnan mo sa mata. Healing Galing sa TV, Year 2, Linggo, alas 7 na umaga sa TV 5. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salt, mga grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products, iyong laging tandaan. Nasa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyong healing, nasa iyong galing.